pinag-aralan ni Cleo ang mga dapat niyang pag-aralan. Nag-research na rin siya sa mga nangyayari sa buhay ni Apollo, lalo na ni Ivory. Posible kayang alam ni Ivory ang tungkol sa anak nila ni Cleo at Apollo. Kung alam niya, anong kinalaman ni Ivory sa nangyayaring sunog sa nursery? 3 taon nang nakalilipas. Unang-unang pinag-aralan ni Cleo ay ang tungkol sa negosyo. Nagpaturo na rin siya sa kuya niya para alam niya ang bawat takbo sa loob ng isang kumpanya. Kasama ba ito sa paghihiganti mo? Kuryosong tanong ni Christoph habang tinuturuan niya ang kapatid niya. Saka anong gagawin mo sa perang hinira mo sa akin? Sobrang laki nun, Cleo. Saan mo ba gagamitin? Dagdag pa niyang tanong. Don't worry, kuya. Hindi ko yun gagamitin sa walang kabuluhang bagay. Malalaman mo rin sa susunod kung bakit ko pinag-aaralan ang negosyo. Pagpapaliwanag niya. Napapabuntong hininga na lang si Christoph. Sa ilang buwan niyang tinuturuan ng kapatid niya, malaki na rin ang improvement niya. Simula nang mangyaring pagtangkang pagpatay kay Cleo, mas dinoble nilang pag-iingat at ang security nila. Tinuon ni Cleo ang buong atensyon niya sa pag-aaral at pag-re-research kung paano ang pamamalakad sa isang negosyo. Updated din siya sa lahat ng nangyayari kay Apollo at kay Ivory. Nakakaramdam pa rin ng kirot sa dibdib si Cleo sa tuwing nakakita niya masaya magkasama si Ivory at si Apollo. Engaged na silang dalawa at mukhang pinaplano na lang nilang kasal nila. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Cleo. Tiniklop na muna niyang laptop niya at hinilot ang sentido niya. Ramdam niya ng pagod niya kaya napagdesisyon na niyang magpahinga na muna. Mukhang hindi lang ang pamamalakad sa isang kumpanyang kailangan niyang aralin bago umuwi. Mukhang kailangan niya rin kontrolin ang emosyon niya. Ang nararamdaman niya, kailangan niya na makamove on. Yung tipong wala na siyang nararamdaman na kahit anong sakit. Matagal niya na hindi iniisip si Apollo at ang akala niya okay na siya. Pero may nararamdaman pa rin siyang kirot nang makita niya si Apollo at si Ivory. Muling lumipas ang 3 taon, hindi naging madali kay Cleo yung lahat. Hindi rin ganun kadali na pag-aralan kaagad ang negosyo. Masyadong mahirap. Ang akala mo'y kaya mo na. Akala mo'y alam mo na pero hindi pa pala. Ngayon, masasabi niya ang kaya niya na. Kaya niya na makipagsabayan sa mga professional negosyante. Itutuloy mo pa rin bang pag-uwi mo ng Pilipinas, Cleo? Look what is happening. Mas magiging delikadong buhay niyong dalawa doon. Nagagalit na namang wika ng kuya niya sa kanya. Pababa si Cleo ng hagdan ngayon at nakasunod naman sa kanya si Christoph na nagagalit at pinipigilan na naman siya. Kuya, ngayon mo pa ba ako pipigilan kung kailan handang-handa na ako? Pabayaan mo na lang ako dahil kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Alam ko na kung anong ginagawa ko. Can't you understand? Yung taong gusto kong patayin ay muli kang pinagtangkaan. Akala mo ba hindi ko malalaman na tinapunan kanila ng tirga sa opisina mo sa pinagtatrabahuhan mo? Maswerte ka dahil wala ka sa opisina mo ng mga oras na yon. Dahil kung nagkataon na nandun ka, baka wala na akong maabot ang kapatid ko dito. May diin niyang saad. Inis na napahila mo si Cleo sa mukha niya. Pag-aawayan pa rin ba nila ito? 3 taon niyang pinaghandaan ang lahat tapos isusuko niya na lang ngayon? Mas lalo siyang lalaban dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila siya tinitigilan. Buhay nilang mag-inang pinag-uusapan dito at paniguradong hindi titigil ang taong gusto siyang patayin hanggat hindi siya nagtatagumpay. Kuya, gusto mo na lang bang magtago na lang ako habang buhay? Ayaw mo bang malaman ko kung sinong taong gusto akong patayin? Hinihintay ko naman na may mangyari muna sa amin ang anak ko bago ako kumilos. Yun bang gusto mong gawin ko? Ayaw ko magtago na lang palagi sa likod mo. Takot na akong maging duwag, kuya. Sigawan na naman nilang dalawa ang marinig mo sa loob ng bahay. Ma'am, are you fighting? Napalingon si Cleo sa anak niya. Kumalma naman siya at nginitian ang anak na 5 taong gulang na. No, we're not. Alam mo naman na ganito lang kami mag-usap ng tito minsan. Sad niya sa kasi nalubong ang anak na kararating lang galing school. Why don't you change your clothes first and I'll prepare your snacks? Utos niya sa anak na ikinatangon nito. Nagmano naman muna si Brixton kay Christoph na kararating lang ng England. Let's play together later, tito. I'll finish my assignments first. Ani ni Brixton kay Christoph. Madalas kasi silang maglaro sa computer kapag nandito si Christoph. Sure, nakangiti na rin sagot ni Christoph. Siya na ang tumayong ama kay Brixton. Pinanood na muna nilang pag-akyat ni Brixton sa kwarto niya bago hinarap ni Clay yung kuya niya. Desidido na ako, kuya. Uuwi kami ni Brixton ng Pilipinas. Huwag mo na sana akong pigilan, please. Just support me in my decision. Huling wika ni Cleo bago niya tinalikuran ang kuya niya at nagtungo na ng kusina para maghanda ng merienda ng anak niya.
Pagkalipas ng ilang araw ay walang nagawa si Christoph kundi ang tulungan si Cleo na magayak dahil pauwi ng mga ito ng Pilipinas. Excited naman ang mga magulang nila sa pagbabalik ni Cleo. Ganun na rin ang mga kamag-anak nila. Are you ready? Tanong ni Christoph sa pamangkin niya. Isinasakay ng mga katulong nila mga gamit nila sa van dahil papunta na sila sa airport ngayon. Yes, Tito? What does Philippines look like? Kuryoso niyang tanong. Excited na rin siyang umuwi sa bansang pinagmula ng kanyang ina. Well, you will know later. Malaki ang pinagkaiba ng England at ng Pilipinas. Sa klima pa lang, magkaiba na sila. Sagot naman ni Christoph. I search about that country and the climate there is hot. I can see Mama and Lolo Dad every day there. I miss them. Bakas ang excitement sa tinig niya. Matapos nilang isakay ang lahat ng mga gamit nila ay nagtungo na sila ng airport. Medyo kinakabahan si Cleo kahit na handang-handa na siyang umuwi. Iba pa rin siguro yung uuwi ka na talagang makalipas ng 6 na taon. Hindi niya pinangarap na maging negosyante pero pinag-aralan niya dahil isa yun sa mga plano niya. Makalipas ng ilang oras na biyahe nila sa himpapawid ay nakarating din sila ng Pilipinas. Pagkalabas pa lang nila ng eroplano, ramdam na ni Briston ang init sa bansa. Nasanay ang katawan niya sa malamig na klima kaya medyo nanibago pa siya sa klima ng bansa. Inayos ni Clay yung buhok ng anak niya. Medyo natatakot siya at kinakabahan dahil mas malapit na si Brixton sa ama niya. Tinago naman ni Clay kung sinong ama ng anak niya dahil hanggat maaari ayaw niya makilala ni Brixton ang tunay niyang ama. Pasakay na ng van sa Clay na may tumawag sa cellphone niya. Nakangiti niya naman yung sinagot. Nandyan na ba kayo? Tanong na lalaki sa kabilang linya. Kararating lang din. Always take care there, Cleo. Ipakamusta mo na lang ako kay Brixton. Anas niya na kinatango ni Cleo kahit na hindi naman yung nakikita na kausap niya. I will, sagot niya. Binalik niya ng cellphone niya sa bag niya nang matapos ang tawag. Is that Daddy Zorro, Mom? Tanong ni Brixton. He wants to check if you're okay, sagot ni Cleo. Tahimik lang naman si Christoph nakatabi ng driver nila dahil nakaharap siya sa iPad niya. Tila seryosong nakatingin sa report. Tinuon ni Clay yung paningin niya sa labas ng bintana, nilanghap niyang mainit na hangin. After 6 years, nakauwi na rin siya. Ang akala niya hindi na siya makakabalik dito dahil sa naging nakaraan niya pero sila rin palang magiging dahilan kung bakit siya muling bumalik sa bansang ito. Hindi talaga siya matatahimik hanggat may taong pinagtatangkaan ang buhay niya. Sigurado siyang sa Pilipinas nang galing ang taong gusto siyang patayin. Blanco ang kanyang mukha. Walang emosyong nakikita at walang tumatakbo sa isip niya kung hindi ang alamin kung anong kinalaman ni Ivory sa nangyari sunog sa nursery kung nasaan ang anak niya at ang balak na pagpatay sa kanya ng mga lalaking humabol sa kanya. Kung isang tao lang may gawa ng lahat ng yun, sisigarduhin niyang magbabayad sila. Nang makarating sila sa bahay nila ay napangiti na lang si Cleo, ganun pa rin ang bahay nila, walang pinagbago. Kung may nagbago man, yun ay ang bagong pintura na naman ito. Hinawakan ni Clay yung kamay ng anak niya. Natawa na lang siya na makita niyang tumutulo ng pawis ng anak. You okay? Masyado mainit dito anak at kung magkakaroon man ng malamig na panahon, halos 2 buwan lang yun at sa buwan pa yun ang February at March. Yun ang pinakamalamig na buwan sa bansa. Malamig naman na din ang January pero iba pa rin ang lamig ng February at March. Kung ano yung mararamdaman mo lamig sa mga buwan na yun, walang wala yung sa lamig sa England. Magiging maayos ka ba dito or you want to go back in England? Anas niya sa anak niya. I'll be okay here, Mom. Kung nasan ka, nandun niyo po ako. Let's go inside na po. I'm excited to see Mama and Lolo Dad. Ani niya sa kanauna nang pumasok. Sumunod naman si Cleo dahil mga katulong naman nilang magpapapasok sa mga gamit nila. Natutuwa ang mga dati nilang katulong na muli siyang makita. Ang laki na pinagbago niya dahil dati para lang siyang bata. Isang dalaging ding na walang ibang pinapakinggan kundi sarili niya lang. Mama la! Lolo Dad! Tawag ni Brixton sa mga lolo at lola niya. Oh my God! Nandito na apo ko! Excited ding wika ni Aliana sa kanya sinalubong si Brixton at pinaliguan ito ng halik sa noo. I miss you so much, my little one! How are you? Ang laki-laki mo na! Niyakap niyang apo niya at nanood lang naman si Cleo. Ang daddy niya naman na sumalubong sa kanya. Kamustang prinsesa ko? Are you okay now? Nangungunilang tinig niyang tanong sa nag-iisang prinsesa ng mga Sandoval. Di naman ni Cleo mainit at mahigpit na yakap sa kanya ng kanyang ama. I'm fine, Dad. I'm not a baby anymore. Wika niya. Gumiti naman ang ama niya sa kanya saka ito kumala sa pagkakayakap niya sa anak. I'm happy that you're back. I'm sorry if we can't visit you there often.
Ngumiti naman si Cleo dahil naintindihan niya. Pare-pareho silang mga bisis sa negosyo nila at hindi naman siya nagtanim ng galit para sa mga magulang niya. Natigil ang pag-uusap nilang lahat nang dumating ng mga pinsan ni Cleo at mga uncle at auntie niya. "You really home, Iha? Kamusta?" Natutuwang tanong ng isa sa mga auntie ni Cleo. Masaya siya nang sinagot ng mga ito. "Kamusta nag-iisang prinsesa ng mga Sandoval? It's been 6 years, Iha, nang huli ka naming makita." Saad din naman ang isa sa mga tito ni Cleo. "Tito Senator," anas niya sa tito niyang nagsalita. Nagmano siya rito at natuwa siyang makita na lahat ng mga kamag-anak nila nandito at nagkakatipon-tipon sila. Ramdam pa din niya na mahal siya ng lahat dahil nag-iisa siyang babae sa pamilya ng mga Sandoval. "Kamusta po ang trabaho sa Senado?" Pangangumusta niya naman sa tito niyang isa sa mga senator. Kahit nang tataas ng mga pwesto ng pamilya nila sa bansa, ang humble pa rin nilang lahat. Kaya isa rin yun sa mga pinaka nagustuhan ni Cleo. Halos lahat ng mga kapatid ng ama niya ay nagtatrabaho sa gobyerno. May tito siya sa senator, mayor, congressman at gobernador at masaya siyang makita mga ito ngayong magkakasama-sama. Pinagdiwang nilang pagdating ni Cleo at ang anak niya. Tuwang-tuwa silang kausap si Brixton kaya hinayaan na muna ni Cleo ang anak niyang kasama mga kamag-anak nila. "Ngayon palang uwi niyo, sana man lang nagsabi kayo para kami na nanundo sa inyo sa airport," nakangusong saad ni William. Nalaman na lang nilang nakauwi na pala si Cleo nang makalapag ng eroplano sinakyan nila. "Alam ko lang kung anong mangyayari kapag nagsama-sama na naman kayo sa isang lugar. Alam naman nilang mga binata pa kayong lahat. Anong gusto niyo pagkaguluhan na naman kayo sa airport?" "Tss, irap na wika ni Cleo." "Ayaw mo nun, you should be proud. Dahil sa dami ng babae sa mundo, ikaw ang pinakamaswerte. Dahil napapalibutan ka ng mga Sandoval." Mas lalong inirapan ni Cleo ang pinsan niyang si William. "Sandoval din ako, no? Wala akong pakialam sa inyo. Mas gusto ko pa nang mag-isa ako kaysa kasama kayo dahil nakakairita yung mga tilian ng mga babae na akala mo hindi nakakita ng mga lalaki. Gusto ko ng tahimik na paligid." Ani yan naman sa mga pinsan niya. Halos lahat sila nagkatipon-tipon sa bahay ni Cleo kaya nagmisto lang celebration para sa pagbabalik na nag-iisang prinsesa ng dugong Sandoval. Nang matapos ang maghapong yon ay nagpahinga na si Cleo. Masaya siyang muling makita at makasama ang mga kamag-anak niyang hindi nakasama ng 6 na taon. "I'm done, ma'am," saad ni Brixton na makalabas siya ng bathroom para maghugas ng katawan. "Come here," anas niya. Tumabi naman sa kanyang anak niya. Inayos ni Cleo yung buhok ng anak niya. Sinuklay niya lang ito gamit ang mga daliri niya. Nakikita pa rin ni Cleo si Apollo sa mukha ng anak niya. Alam niyang ganun din ang nakikita ng mga kamag-anak niya nung makasama nila si Brixton, pero hindi na nila binanggit yun dahil ayaw nilang pag-usapan ang pamilyang mortal enemy ng pamilya nila. Napabuntong iningal lang si Cleo dahil nalulungkot at nasasaktan siya para sa anak niya dahil ang mga magulang niya ay isang mortal enemy at walang pag-asang magkaayos pa. "You will study here while we are here. Si Tito Christopher na mag-aasikaso ng mga documents mo bukas dahil may gagawin ako bukas. If you want to come with him, tell him." "Ah, ma'am," anas ng anak. Tila ba nagdadalong isip akong dapat pa niya itanong kung ano nasa isip niya? "Yes," malumani naman sagot ng kanyang ina. Napabuntong hininga pa si Brixton na tila ba isang matanda. "Is my dad here?" Natigilan si Cleo sa pagsusuklay niya sa buhok ng anak niya dahil sa tanong nito. Simula nang isilang sa mundong ito si Brixton, he never asked about his dad. Napalunok si Cleo. Hindi niya napaghanda ng araw na ito kahit na alam niyang darating ang oras na magtatanong anak niya tungkol sa tunay niyang ama. "I know, Tito Christoph and my other tito, even Daddy Zorro. I can consider them as my father, but I know that I still have one father, my real father, and I want to know about him. I want to meet him. I want to see what he looks like." Dagdag pa ng anak niya. 6 na taon ng anak niya kaya nag-umpisa na siyang magtanong tungkol sa mga bagay-bagay na gumugulo sa isip niya. Pinaharap ni Clay yung anak niya sa kanya saka siya bahagyang ngumiti. "I know that you're curious about him, but for now kasi anak, I can't tell him about. It's so complicated. I hope you will understand me. May mga bagay kasi na mahirap pang sabihin sa'yo ngayon dahil baka hindi mo pa maintindihan ang mga sitwasyon. Pero hindi ko rin naman itatago sa'yo habang buhay." Nakangiti niyang wika. Gagawin niya lahat para lang hindi malaman ni Apollo ang tungkol sa anak nila. Alam niyang imposibleng gusto niyang mangyari, lalo na't mag-aaway ang mga pamilya nila, pero susubukan pa rin niya. Ayaw niya sabihin pa sa anak niya kung ano ba talagang nangyayari dahil masyado pa siyang bata para sa magulang paligid. Gusto niyang mabuhay na tahimik at payapang anak niya, malaya sa kahit anong gulo dahil siyang nasa gitna. Siya ay may dugong pinaghalong Sandoval at mga Montero. Ayaw niya maipit sa gulong anak niya. Ngumiti naman si Brixton, naintindihan niya ang kanyang ina. Hindi naman siya nagmamadali, he's just curious about his real father.
I understand, ma'am. I will wait for the day that you're ready to tell me about everything. Muli namang napangiti si Cleo sa kanya niyakap ang anak. Kung nakalusot siya ngayon, maaring sa susunod hindi na. Matulog na tayo, hindi ka ba napagod sa pakipagkwentuhan sa mga tito at mga auntie mo? Aniya, nahiga na silang dalawa at nakayakap si Cleo sa anak niya. Nakatitig pa rin si Cleo sa kisam at pinag-iisipan ang mga gagawin niya. Habang nasa England siya ay nasimulan na niyang plano niya. Kinabukasan, abala naman si Apollo para sa araw na ito dahil marami siyang aasikasuhin. Nandun na nga po pala lahat ng mga major shareholders natin maliban si isang shareholder, sir. Saan ang secretary ni Apollo si Bernard? Naglalakad na sila ngayon patungong conference room sa nakalipas na 6 na taon. Siya na rin ang naging CEO ng kumpanya nila. Naging blank at seryoso ang mukha niya simula nang ilagay siya sa posisyong CEO. Nang makapasok siya sa loob ng conference room ay tumayo lahat ng mga shareholders para batiin siya. Nandun na rin ang mga magulang ni Apollo. Nakangiti ang kanyang ina sa kanyang ina, pero seryoso ang mukha ni Apollo. Let's wait for the other shareholders then. We'll start our meeting. Seryoso at malamig na wika ni Apollo na ginawa naman nila. Naghintay sila ng ilang minuto pero napakunot ng noo ni Apollo dahil pinakaayaw niya yung naghihintay siya. Tiningnan ni Apollo ang mga major shareholders ng kumpanya nila at halos lahat sila ay pamilyar na sa kanya. Pero may isang tao pa siyang hindi nakikilala at kahit kailan. He never met that one person na may pinakamalaking share sa kumpanya. Muling tumingin si Apollo sa sarili niya dahil kalahating minuto na siya naghihintay. Wala pa rin ba? Can you contact that person? May bahid ng inis ang tinig niya nang sabihin niya yung kay Bernard. Sinunod naman ni Bernard ang sinabi ni Apollo pero hindi niya ito makontak. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumukas ng pintuan. Napatingin silang lahat doon. Napakunot ng noo si Apollo na makita niya kung sinong pumasok. Napatayo na rin sa kinupuan niya si Mrs. Montero na makilala niyang taong pumasok sa kwarto. Nakangiti lang naman ito sa kanila. I'm sorry if I'm late. I want to introduce myself. My name is Cleo Sandoval and I'm one of the major shareholders. Nice meeting you everyone. Saad niya. Napatayo na si Apollo at marin siyang nakatitig sa babaeng ilang taon niyang hindi nakita at walang balita. Hindi maalis ni Apollo ang paningin niya kay Cleo na seryoso na ngayon ang mga tingin. Matapang din sinalubong ni Cleo ang mga titig ni Apollo sa kanya. Ramdam ni Apollo malaking pagbabago kay Cleo dahil sa paraan pa lang ng mga titig nito sa kanya. Una sumuko si Apollo sa titig ni Cleo dahil hindi niya na makayang masalubong ang mga yon. Ang babaeng sinaktan niya ilang taon ng makakalipas ay nasa harapan niya na ngayon. Ang buong akala niya hindi niya na makikita pa si Cleo, lalo nang malaman niyang wala na ito sa bansa. Kitang-kita ni Apollo sa mga mata ni Cleo yung pagiging seryoso niya. Hindi na siyang babaeng nakilala niya noon na tila ba walang ibang kayang gawin sa buhay. Hilaw na natawa si Mrs. Montero, ang ina ni Apollo na makita niya si Cleo. Are you kidding? Tell me that you're kidding. Saan niya pero seryoso lang siyang tinignan ni Cleo. Do you think I would come here for no reason? You are waiting for a major shareholder of your company, aren't you? And that's me. Seryoso niyang saad. Napahawak na lang si Corazon sa pasimano ng table na mahilo siya. Naupo naman na si Cleo sa bangkanting upuan at doon sa tabi ni Apollo, kaharap ng upuan ni Corazon. Oh God, why this is happening? Tila nahilong wika ng ina ni Apollo. Naupo na siya dahil pakaramdam niya matutumba na siya. Nice to meet you, Miss Cleo. You're too young to be one of the major shareholder. I'm sure your parents are very proud of you. Nakangiti saan na isang matandang lalaki. Si Cleo ang pinakabata sa kanilang lahat. Well, age is not the basis for a person to be successful. Natuwa naman sa kanya mga matatandang kasama nila sa kwarto. Dahil napaka-mature ni Cleo yung sumagot, hindi maalis ni Apollo ang paningin niya kay Cleo tila ba hindi na siya makapagsalita. Masyado siyang nagulat, hindi niya inasahan na makikita ang babaeng matagal nang hindi nagpapakita sa kanya. Napapahilot na lang si Corazon sa noo niya. Hindi niya akalain na makikita pa niyang babaeng ayaw na ayaw niya para sa anak niya. Dahil alam niyang malaking gulo lang ang mangyayari kapag nagsama silang dalawa. Anong binabalak ni Cleo para pasukin niyang kumpanya ng mga Montero? Can we start now? Wala naman siguro tayong hinihintay. Saad na isang matandang lalaki. Tila tulala namang tumango si Apollo at tumayo na. Hinarap niyang malaking screen na nasa harapan nila tila ba hindi siya makapag-concentrate dahil kitang-kita niya sa peripheral view niya na nakatingin sa kanya si Cleo. Tila ba na walang angas niya? Kilala siyang matapang, masungit at palaging galit sa kumpanya pero tila ba bigla siyang tumiklop ngayon nandito si Cleo sa harapan niya? Nagtataka naman sa kanya mga shareholders na nakikinig sa kanya dahil matagal na nilang kilala si Apollo. Pero tila ba isa siyang baguhan sa negosyo nagsasalita ngayon? Hindi naman nila yun pinansin dahil baka pagod lang siya. Matapos mag-present ni Apollo ay nagsabi silang ng kanya-kanya nilang opinyon. Napatitig si Apollo kay Cleo habang nagsasalita dahil tila bang dami niyang alam sa negosyo. Lahat naman nakikinig sa kanya sumang-ayon sa opinyon niya. Matagal na misteryoso kay Apollo isang shareholder nila.
Sa tuwing nagkakaroon sila ng meeting, ay sekretary niya lang ang dumadalo na ihiwagaan si Apollo kay Cleo. Alam nila magkaaway ang pamilya nila. May sarili rin silang negosyo pero anong ginagawa niya sa kumpanya ng mga Montero? Tila ba pinapasok ni Cleo isang kuwebang punong-puno ng mga tigre na anumang oras ay kaya siyang lapain? Nang matapos ang meeting nila, nagpaalam na silang lahat. Nakatingin lang si Apollo kay Cleo, inaayos na rin ang gamit niya. Nang matapos siya ay tumayo na rin siya at sumabay na rin lumabas kasama ng iba pang shareholder. Nang makalabas na silang lahat, hinarap na ni Corazon ang anak niya. What was that? What is happening, Apollo? Bakit nanditong babaeng yun at bakit isa sa mga major shareholders natin? Nanggagalaiting sigaw ni Corazon sa anak niya. Pakaramdam niya ay mawawalan siya ng malay dahil sa galit na nararamdaman niya. Paano nakapasok ang babaeng sa kumpanya natin? Paano siya nakalusot? Alam mo na bang tukol dito una pa lang? Can you please stop, ma? Nakita niya nagulat din ako na makita ko siya. Sigaw na rin saad ni Apollo. Tumayo na siya at hinarap niya ang bintana. Naguguluhan din siya dahil imposibleng walang dahilan kung bakit pumasok si Cleo sa kumpanya nila. 3 taon na nakakalipas nang bumili ng share ang misteryosong taong yun sa kanya at mahabang tumatagal mas lalong lumalaki ang shares niya kay personal siyang sinenda ng email ng taong yun. Hindi niya naman akalaing si Cleo pala yun. Oh God, tahimik na tayo kay bakit bumalik na naman siya? Muling napahawak sa pasimano ng table si Corazon dahil nahihilo na siya. Bernard, ilang percent ang shares niya sa kumpanya at bibilhin ko na lang. Maging ang secretary ni Apollo ay pinag-iinitan niya ng ulo. Tinignan naman ni Bernard ang hawak-hawak niyang records at natakot siyang sabihin yun. Tell me how many percent she has, sigaw pa ni Corazon. 30%, ma'am, mihinang sagot ni Bernard na mas lalong kinahilo ni Mrs. Montero. Si Cleo may pinakamalaking share sa lahat ng shareholders. How did this happen? Nanghihina niya saad. Maging si Apollo hindi na makapagsalita. 35% ang hawak ni Apollo na shares habang ilang shares na natitiray hawak na iba pa nilang shareholders. Kapag nabili ni Cleo yung iba pang shares, paniguradang mapapantayan niya na si Apollo at nanganganib ang posisyon ni Apollo na maging chairman kapag nagkataong kailangan palitan ng chairman. Kapag nanguna si Cleo, posibleng siya maging chairman ng kumpanya. Napahilot si Apollo sa sentido niya. Naguguluhan si Apollo kung ano nga ba talagang plano ni Cleo. Bakit siya pumasok sa kumpanya nila? Apollo, answer me! Halos gumuhit na ang mga litid ni Corazon sa leeg niya sa malakas sigaw niya sa anak niya. I don't know, tanging sagot ni Apollo. Hindi din niya alam kung anong isasagot niya. Masyado siyang nasurpresa sa pagdating ni Cleo at sa pag-announce nito bilang isang shareholders ng kumpanya nila. Samantala, nakangisi naman sumakay na sasakyan niya si Cleo dahil nagtagumpay siya. Alam niyang nasurpresa niya si Apollo at ang kanyang ina pero hindi pa dyan natatapos ang lahat, nag-uumpisa pa lang siya. Pinasok niyang kumpanya ng mga Montero dahil alam niyang nandoon ang kalaban niya. Fiancé ni Apollo si Ivory at posibleng makakasama niya ito sa business. Kailangan niya maghanap ng malaking ebidensya laban kay Ivory kapag napatunayan niya siyang gustong mamatay si Cleo. Alam ba ni Ivory tungkol sa anak nila ni Apollo? Kung alam niya, posible bang alam na rin ni Apollo? Malalaman niya ni Cleo kapag naging katrabaho niya si Apollo. Malaman man ni Apollo tungkol sa anak nila, hiningin din niya hayaang dadapong mga kamay ni Apollo sa anak niya. Wala siyang karapatan. Nagtungo na muna ng coffee shop si Cleo dahil wala naman siyang gagawin sa bahay nila. Wala rin naman ang anak niya dahil kasama siya ni Christoph na nagpunta sa school. Hindi niya madalas na makakasama si Apollo. Depende na lang kapag pinili ni Cleo na magtrabaho sa kumpanya nila maliban sa pagiging shareholder niya. Ayaw naman ni Cleo na palaging makita si Apollo, lalo ng pamilya nito. Ayaw niya makahalatamang ito na may iba siyang plano. Nilabas ni Cleo yung iPad niya at inopen niya isang document kung saan nakalagay ang mga records ng pamilya ni Apollo. Ganun na din tungkol kay Ivory. Inalam niyang bawat kilos ng mga ito. Napangisi na lang si Cleo. Alam niya mahirapan siyang mahaghanap ng sapat na ebidensya pero hindi siya susuko. Gusto niya ring malaman kung ano ba talagang pinagugatan ng away ng pamilya nila. Gusto niya ring malaman kung totoo ba ang pamilya ni Apollo pumatay sa lolo niya. Kapag napatunayan niyo ni Cleo, hindi niya mapapatawad ang mga Montero. Nagmamadali namang lumabas ng kumpanya si Apollo para sana habulin si Cleo pero nagulo niya lang ang buhok niya dahil alam niyang hindi niya yun maabutan. Gusto niya makausap si Cleo, anong binabalak niya? Bakit binila niya shares ng ibang mga shareholder kahit na mahalang benta naman ito sa kanya? Shit, anas niya. Nililibot niya ang paningin niya sa labas ng kumpanya baka sakaling makita pa si Cleo. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Masaya siyang muling makita ang babaeng minahal niya pero nahihiwagaan siya sa totoong plano ni Cleo. Babe, what are you doing here? Tanong ni Ivory na kararating lang. Nothing. Malamig lang na sagot ni Apollo, saka pumasok na sa loob ng kumpanya. Napatingin naman si Ivory sa paligid niya kung sino bang hinahanap ni Apollo. Nang wala naman siyang makita, sumunod na siya kay Apollo. Samantala, nang makauwi si Cleo sa bahay nila, nagulat na siya na makita niya mga uncle niya na naghihintay sa kanya.
Seryoso nakatingin ang mga ito sa kanya at mukhang siyang hinihintay. Hinanap na muna ni Clay yung anak niya kung nasaan dahil nandito ng kuya niya. Pinasama ko na muna kay Tita Lori sa mall si Brixton. Saan ni Christoph dahil halata naman si Brixton ang hinahanap niya. Please sit down. Seryosong wika ng Tito Mario niya, isang gubernador. Mukhang alam na ni Clay kung anong pag-uusapan nila ngayon. Naupo na siya at mag-isa niya lang sa isang sofa habang nasa harap niya naman ang tito niya. Nasa gilid naman ng mga pinsan niya at mga magulang niya. Meron ka bang dapat sabihin sa amin, Clayo? Unang tanong ni Mario, tahimik lang naman si Clayo sa kanya tiningnan ng kuya niya. Napahilot si Anthony sa sentido niya dahil hindi niya na maintindihan ang kapatid niya. Answer as Clayo. May dinarisad ang Tito Homer niya, ang pinaka may mataas na posisyon sa politiko dahil siyang nasa Senado. If you already know, why do I need to tell it to everyone? Honest niya, nagtimbag ang mga tito niya. Ganun na rin ng mga magulang niya. Anak, why are you doing this? Mas lalo mo lang palalakihin ang gulo. Tahimik na tayong lahat kaya bakit ka pa pumasok sa kumpanya nila? Halos maiyak na sad ng kanyang ina. Gumisi lang naman si Clayo. Hindi nila maintindihan si Clayo hanggat hindi nila nalalaman ang totoo. Alam mo bang pinuntahan ako ng isa sa mga uncle ni Apollo at sinabihan ako kung anong gulo na naman ang inuumpisahan ng pamilya natin? Clayo, nag-iisip ka ba? Hindi namin sinabi sa'yo nangyayari sa mga pamilya natin kaya bakit mo ito ginagawa? Hindi mo alam kung anong hidwaan meron ng mga pamilya natin so why are you doing this? Hindi na mapigilan ni Homer ang galit niya sa pamangkin niya. Blanco lang naman ang mukha ni Clayo na tila ba hindi mo na siya naapektuhan sa paninigaw sa kanya ng mga tito niya. Gusto mo bang gumanti sa kanya? Sana sinabi mo na lang sa amin para kami nang bahala kung gusto mo siyang saktan. Pwede man natin siya ipakidnap ang gago mong ex at ikaw nang bahalang manakit sa kanya. Pero sa ginawa mo kasi ngayon, Clayo, mas lalo mo lang paguguluhin ang lahat. Ito ba talagang dahilan kung bakit mo piniling bumalik? Sabat na rin ang pinsan niyang si Norman. Tahimik lang si Clayo, hinahayaan niya magsalita ang mga kamag-anak niya bago niya simulan sabihin ang lahat ng mga dahilan niya. Wala ka bang balak na sagutin kami, Clayo Sandoval? Nang mabuntis ka ng lalaking Montero na yun, hinayaan namin palakihin mong bata dahil alam namin masasaktan ka kapag sinabi namin sayong gusto namin siyang ipalaglag noon. Ngayon ipaliwanag mo kung anong nalaman namin sa mga Montero. Masaya kaming malaman na you are into business katulad ng pamilya natin. Pero bakit sa lahat ng kumpanyang pwede mong pasukin? Bakit kumpanya pa namang Montero? Ano bang iniisip mo? Singit na rin ni Van Dolph, isang congressman. Alam niyang natatakot silang marumihan ang mga pangalan nila, lalo na talos lahat sa kanila nasa politiko. Bakit ko to ginagawa? Gusto ko maghiganti, tipid niyang sagot. Napahilot na lang sa noon niyang kanyang ama. Hilaw namang natawang mga tito niya. Gusto mo maghiganti? Nung pinagbabawalan ka namin sa pakikipagrelasyon mo kay Apollo Montero, pinakinggan mo ba kami? Sinabi na namin sa iyong dahilan kung bakit hindi pwedeng maging kayo. Pero may ginawa ka ba? Nakinig ka ba sa amin? Tapos ngayon, sasabihin mo na gusto mong maghiganti? Ginagamit mo bang hidwaan ng mga pamilya natin para maghiganti sa panluloko sa iyo ng binatang Montero? Saad ni Mario. No, diretsong sagot ni Clayo. I am not doing this just because they killed Lolo. I'm doing this because they tried to kill us while we are England. Dagdag pa niya. Napaayos ng upo ang iba niyang tito, napakunot naman ang iba't gulat silang lahat sa inamin ni Clayo. What are you talking about? They tried to kill you? Saad ng kanyang ama, hinilot ni Clay yung sentido niya kaya ayaw niyang buksan ng tungkol dito sa pamilya niya dahil alam niya kung ano pwedeng mangyari. Answer me, Clayo! Hindi na napigilan ng kanyang ama na hindi magalit. Ganito sila palagi sa tuwing nag-aalala. Galit ang tinig nila pero mababakas mong pag-aalala. Montero tried to kill you? Answer us, Clayo! Mautoridad na rin. Uwi ka ng Tito Homer niya. Bumuntungin nga si Clayo, sasabihin niya kung anong hinala niya at kung anong mga plano niya para maintindihan na siya ng pamilya niya. I'm still not sure. Nung nasa England kami, someone tried to kill me. While I'm on my way to go in my office. Bago rin ako umuwi dito, someone threw a tear gas on my office pero mabuti na lang at wala ko doon ng mga oras na yon. Hindi din ako sigurado kung talaga bang nasunog lang ang nursery na kinalalagyan ni Brixton noon o kung sinadya siyang patayin, pagkukwento ni Clayo. Anong kinalaman ng mga Montero sa mga nangyayari sa'yo? Do you have a proof or enough evidence to prove that they are the one who are trying to kill you? Seryosong tanong ni Mario. Nag-aala naman ang ina ni Clayo sa kanya dahil ngayon niya lang nalaman ang lahat ng mga ito. Ang akala niya safe ang anak niya sa England, pero hindi pala. Hindi ko naman pinagdudahan ang mga Montero, pero malapit sa Monterong pinaghihinalaan ko. Nakita namin sa mga lalaking gusto akong patayin ng isang bracelet, at bracelet yun ni Ivory. Matagal kong nakasama si Ivory kaya't kilala kong bracelet na yun. Confirm din ng mga Pilipinong mga nahuli ng mga pulis ng England. Umuwi ako dito dahil nandito ang taong gusto kong patayin. Ayaw na ayaw din sa akin ni Mami ni Apollo. Nung panahon na nagde-date pa kami ni Apollo, binalaan ako ng ina niya. Sinabi niya sa akin na oras na magkaanak kami ni Apollo,
Kahit tananguin ko, hindi niya tatanggapin ang bata at kung oras na malaman niyang nabuntis ako ni Apollo, papatayin niyang bata dahil ayaw niyang mahaluan ng Sandoval ang mga Montero. Wala akong sapat na ebidensya laban sa ina ni Apollo. Maliban sa binantaan niya ako pero ang bracelet ni Ivory. Gusto kong malaman kung anong kinalaman niya sa mga lalaking gusto akong patayin. Maaring ginamit niya ang bracelet niya pangbayad sa mga taong yun. Ito ang dahilan kung bakit ko pinasok ang kumpanya ng mga Montero. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba sila sa nangyayari sa akin at kung kay Ivory nga ba talaga ang bracelet. Hindi ako matatahimik hanggat may taong gusto akong patayin. Mahabang paliwanag ni Cleo. Natutup na lang ni Aliana ang bibig niya sa mga nalaman niya sa anak niya. Bakit ito nangyayari sa anak niya? Natahimik naman ang mga tito niya. But Ivory is your best friend. What is the possible reason para gusto kanyang ipapatay? Nagtatakang tanong ni Van Dolp. Siya kasi ang babaeng nahuli ni Cleo sa tabi ni Apollo sa isang kama. Sagot naman ni Christoph. Dahil tila ba hindi kayang sabihin ni Cleo tungkol doon? Oh my God! Hindi makapaniwala ang saad ni Aliana. Alam ni Aliana na saktan ng anak niya nang lukuhin siya ni Apollo. Pero hindi niya akalain na doble-doble pa lang sakit na nararamdaman niya dahil dalawang taong pinagkatiwalaan niya na loko sa kanya. Napayuko na lang si Cleo at pinagsaliko pa mga daliri niya. Nag-iisa siyang anak na babae sa pamilya Sandoval. Kaya ganito na lang ang pag-aalala sa kanya ng pamilya niya. Halos maiyak na si Aliana sa mga nalaman niya ngayon. Napapahilot na lang sa sentido mga tito niya. Lahat sila sa gobyerno ng tatrabaho. Maliban na sa daddy niya na mas piniling patakbuhin ng kumpanya ng mga Sandoval. If that is what you want, iha. Hindi kita pakikialaman sa gusto mong gawin. Malaki ang pinagbago mo dahil dati you're a princess na hindi kayang ipagtanggol ng sarili niya. Pero ngayon, ibang-ibang Cleo ang nakikita ko. Tunay na isa kang Sandoval. Anas ng tito niyang isang senator. Napangiti naman si Cleo dahil masaya siyang hahayaan na siya ng pamilya niya. Kung anong gusto niyang gawin. Kung hustisya at katahimikan ang gusto mong hanapin. Go on, iha. Hindi kita pipigilan. Just call us if we need help. Kung buong Montero nang kumakalaban sa'yo, we're here. Wika na rin ni Mario na kinabuntong hininga ni Van Dolp. Matagal ang tahimik ang mga pamilya nila pero kung silang nag-umpisa, hindi nila urungan ang mga ito. Hahayaan nila si Clay na kumilos pero kapag nalaman nilang buong Montero nang kumakalaban sa kanya, handa silang itaya ang mga buhay nila para ipagtanggol si Cleo. May magagawa pa ba ako? Basta huwag kang maglilihim sa amin. Kung ano nangyari, sabi mo sa amin. Natatakot lang kami na wala kaming nalalaman sa nangyari sa'yo tapos huli na naming malalaman kung ano nangyayari sa'yo. Suko saad ng kanyang ama. Ngumiti tumangon naman si Cleo. Papayagan niyo ba talaga siyang gawin ito na mag-isa lang? Alam niya naman kung gaano kalaki ang galit mga Montero sa atin. Paano na lang ngayon nakapasok si Cleo sa kumpanya nila? Sigurado akong gagawa sila ng paraan para makuha ang shares na hawak ni Cleo. God, pag-isipan niyo naman na muna. Nag-aalala saad ni Aliana. Hindi mapigilang hindi mag-alala para sa nag-iisang babaeng anak niya. Alam namin nag-aalala ka Aliana dahil ikaw ang ina. Nag-aalala rin naman kami para sa kanya. Pero tingnan mo naman ibang-iba ng anak mo. Kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi dahil hahayaan namin siya sa mga plano niya ngayon ay hahayaan na lang namin na masaktan siya o pabayaan siya. Huwag tayong kumilos kaagad hanggat walang napapatunayan si Cleo, saad ni Homer. Wala namang nagawa si Aliana, ayaw man niyang payagan ang anak niya pero alam niyang itutuloy pa rin niya ang plano niya. Anong mangyayari ngayon nagbalik na si Cleo at napasok niyang kumpanya ng mga Montero? Mahanap kaya niyang taong gustong tumapos ng buhay niya ng anak niya? Ano ang gagawin ni Apollo? Ngayong muling nagtagpo ang landas nila ni Cleo, yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.